Bahay, dahil mura pa ngayon ka na bumili. Okay? Pero yung expiry. Para hindi ka na daw magkaroon ng problema pagdating ng Kapaskuhan. Ang tanong, anong bibilin mo? Pero may magandang sinabi dun yung consumer. O, ano sabi ni consumer? Sabi ng consumer, kung kaya ng budget ko, ngayon ako bibili. Kung pero kaya. Kung hindi kaya ng budget ko, kakayanin? Hindi. Hindi nga kaya eh. Hindi siya OFW eh. Ay, hindi ba? Diba? Consumer siya. Okay. Anong sabi ng consumer natin? Ano? Kung hindi mo kakayanin at hindi mo kaya, kailangan magtipid. Lalo na, hindi mo naman kailangan eh. Oo, oh, diba kailangan mo ba ng queso de bola? Kailangan queso mo na ba lang. Ng, ayun, queso na lang, pwede naman, diba? Oo, oh, anong difference nun? Mas matigas yung queso de bola eh. Hindi, iba yung lasa. Pero sabi nga natin, diba? Kailangan ho tayong mag-adjust. Maging wise. And to tell us more about that, kasama po natin all the way direct from... Red na siya eh. Oo. Oh. Nasaan kaya siya ngayon? Berne. Sa bagay. Nakausap na nga niya si Jose Marichan eh. Nag-appear na sila. Yes, kasama niya natin Armand Benko. Hey! Kamusta po? Magandang araw, Kuya Mike, DJ Gene. Kanina, baka naka-tune in pa si Tita Kelly. Magandang araw po sa lahat sa inyo dyan sa PTS. Saan man sa mundo. Kasi mayroong mga nagsasabi sa atin eh. Sa Middle East, maganda kasi itong oras na Friday ng gabi pala eh, 'di ba? Dahil parang Friday ng hapon doon sa Middle East at ang Friday nila, 'yun ang weekend pala. Correct. Nila. Correct. Kaya ganda, maganda 'tong oras sa ewan ko kung pinalano po 'yan ni Kuya Mike. Pero magandang araw sa mga Pilipino saan man sa mundo. Okay, pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagtitipid. Pagtitipid. Since approaching na po ang Kapaskuhan, alam nyo naman, hindi nabubura sa Filipino vocabulary yung Pasko. Oo. Diba? Laging nandyan yan. Ber pa lang, Pasko na eh. Oh. September. Diba? So, ano ba ang dapat gawin doon sa mga magse-celebrate ng Kapaskuhan ngayong... Yeah. Malaking porsyento ng populasyon ng Pilipinas, miski na siguro yung mga migranting manggagawa na nasa ibang bansa, Katoliko, di ba? Romano, Katoliko. Kaya ramdam natin yung Kapaskuhan. Yung ibang relihiyon kasi, hindi ganun kabigat sa kanila yung Christmas. Laging paalala, ito mga isang dekada ko ng bit-bit, yung aral na nakuha ko sa Radio Veritas, radio station po yan dito sa Pilipinas, radio ng Simbahang Katoliko. May programa tayo doon, mahigit sa dekada na. Sabi nga sa Ingles, ang ganda-ganda. Always remember the real reason of the season. Christmas season. Hmm. It's not the presents. Presents yung mga regalo. But the presence of... Yung mga kasama mo. Oo, presence yung makakasama mo at yung presence ng totoong dahilan ng kapanahunan, ng Kapaskuhan. Hindi naman na ang nangyari kasi because of the, sa salitang Ingles, consumer mentality. Consumer, ibig sabihin, co-consume, bibili, gagastos, kakain, lalabas, mamamasyal. Kung yung Pasko halos equals na sa kanya yung dagdag na gastusin. Dito sa Pilipinas, yung mga mapapalad pa na nagtatrabaho, nako, ang pagdating ng Christmas season, ang mga empleyado tutuwa. Ang mga employer na kakamot ng ulo. Nababahala. Nako, 13-month pay. Oo. Correct. Yun nga ang tanong ko, tatanong ko rin pala sa inyo, Kuya Mike, kung alam nyo. Dito kasi sa Pilipinas, ang 13th month pay, hindi po yun bonus. Ang 13th month pay dito sa Pilipinas, pag ikaw ay empleyado na full-time ng isang kumpanya o meron kang employer, miski na ako, yung si Yaya at yung mga kasambahay namin, may employer-employee relationship kami. Meron silang, sa karapatan nila, may 13th month sila. Katumbas ng isang buwan na sahod kung isang taon ka nagtrabaho. Basta ikaw dito sa Pilipinas, 30 days nagtrabaho sa isang employer, meron ka ng karapatan sa 13th month pay.
iba po yun sa bonus. Bonus yung may 14th month, 15th month, maganda yung naging patakbo ng kumpanya, natuwa sa iyo employer mo, binigyan ka ng extra sa 13th month na sahod. Pag kapaskuhan kasi dito sa Pilipinas, lalo na, miskin na yung mga nagtatrabaho dito, para bang yun yung panahon na may karapatan tayong maglustay sa pananaw ng karamihan. Kasi nga, biro mo may 13th month pay, katumbas ng isang buwan na sahod. Tax-free po yun. Hanggang 80,000, 80 mil in pesos, tax-free po yung 13th month pay. So buong-buo niya makukuha. Eh, pareho, hindi naman dumoble ang buhay mo hang buong December. Kaya akala mo, ba, mayroon akong ekstrang bala para panggastos. Sana ho mapalitan natin yung pananaw natin doon sa 13th month pay, lalo na kung bonus. Bakit? Dito sa Pilipinas, ito po, kung yung mga migranteng manggagawa, yung tinutulungan yung pamilya dito sa Pilipinas, meron din silang trabaho. Ha? Magandang mapagkwentuhan nyo to sa kanila. Kadalasan yan, Kuya Mike, DJ Gene, binibigay December 15. December 15. Ibig sabihin, yung sweldo nila na 15 at 30, pag December, very special. Sa December 15, ibibigay na yung sweldo mo ng 15. Pati yung 30? Ina-advance pa yung 30. Tapos ibibigay pa yung 13th month pay. Wow, tiba-tiba. Dalawang buwan. Dalawang buwan yun. Dalawang buwan. Para kami dalawang buwan. Oh. Shopping. So, let's go. Yeah. Kaya, lalong mag-ingat. Kanina, ang ganda nung pinag-uusapan yun during the first segment. Ako, I can only summarize it with one big word. Being prepared or preparation. Alam nyo, naghahanda, hindi lang sa mga magandang gagawin, sa mga kakainan, reregaluhan, pinaghahandaan din yung maaaring hindi nyo kagustuhan na mangyari. Meron nga akong napipick up ngayon, Kuya Mike, DJ Gene. Ano ang mga dapat pinaglalaanan natin ng pera? Yung mangyayari, yung hindi mangyayari, at yung malamang mangyari. Kailangan meron tayong pinaghahandaan malamang sa tatlo na yun. Malamang mangyari. Oo. Wow. So, yung mangyayari, yung hindi mangyayari, at yung malamang mangyayari. Dapat po pinaghandaan natin yun. Kaya ngayon medyo iba na back to basics. Yung lagi natin pinag-uusapan sa mga nakaraang buwan, na back to basics tayo sa larangan ng pere. Dati medyo, lalo na sa Hong Kong, salamat sa programa, medyo sophisticated na. Investing na ang pinag-uusapan, hindi lang pag-iipon. Pero dahil sa pandemya, nag-backtrack tayo eh. As in backtrack, as in basic. Kung paano kumita, kasi maraming nawalan ng kita, maraming nabawasan yung kita, maraming na-delay yung kita. Kaya hanggang doon sa step one, paano kumita, yun ang naging tema ng financial literacy na tinatawag. Ngayon, dahil nandito pa rin yung pandemya, pagbibigay diin doon sa paghahanda sa larangan ng kaperahan na mangyayari, hindi mangyayari, malamang mangyari. DJ Gene, gusto mong magbigay tayong example? Sige, let's go. Ready na ako. Ano yung malamang ano yung siguradong mangyayari? Magpapasko. Very good. Magpapasko. Okay. Medyo extend ko pa. Sige. Siguradong mangyayari, may mamamatay sa pamilya natin. Oh, that's true. Diba? Yung Pasko, medyo na ganda pa, pero maglagay po ako ng fear factor, ipaumanhin nyo, fear factor. Disclaimer. Ang siguradong mangyari, may mamamatay. Ano ang siguradong hindi mangyayari? Sigurado. Magkakaanak. Kung hindi kayo gagastos. Imposible na hindi kayo gagastos. Diba? So imposible ang mangyayari yon. Imposible yun. Gagastos at gagastos ka. Gagastos at gagastos ka. Masaya, malungkot, nakakatakot, nakakagalit. Kahit gano'ng kakonti lang yung paggastos mo, meron pa rin eh. May kagastos pa rin. Kahit at tipid ka. Ano malamang mangyari? Magkasakit.
Kaya kanina nila nakikisaw-saw ako doon sa usapan nung doon sa first segment. Naku, ano ba yung mga bakit kailangan ng paghahanda? Eh kasi maaaring merong one, merong things can go wrong. Paplano, di ba? Nagpaplano tayo. Yung ano na lang eh, yung bilang na bilang mo yung araw, budget na budget mo yung bakasyon mo, apat na araw na o oh, isang linggo. Tapos itong unang araw na to, ito yung gagawin mo na ganito. Pupuntahan mo yung pag-uwi mo dito sa Pilipinas, pupuntahan ko yung isang opisina na titingnan ko kung magkano yung pera ko ron o withdraw ko yung pera ko ron. Nagpumila kayong flight nyo, alas 9 daw ng umaga, sabi ni Kuya Mike, eh dahil brown out dito sa pupuntahan sa airport nyo, alas 11 pa ng kinabukasan kayo bumiyahe. Yung kausap nyo dun sa susundo. Dapat wala na, naudlot. Things can go wrong. Number one. Number two, kailangan flexible po tayo. Hindi po yung katawan natin. Flexible tayo doon sa plano natin. Kakausapin ko itong tao na to o meron kaming transaksyon. Isang araw pagkatapos ng pagkadating ko. Dapat merong konting flexibility. Paano nga kung hindi ka nakarating? Dahil hindi naman sa kagustuhan mo, katulad yung talagang nangyari last week. Dapat flexible tayo. Pangatlo, bakit kailangan natin ng paghahanda? Pwede tayong mawalan ng pera. Tuwan-tuwa tayo. Nilibre na tayo ni employer ng ticket. Mahaba na yung bakasyon natin. Aba, binigyan pa tayo ng pabonus dahil kayo ang bumuhay dyan sa Hong Kong. Eh. Hmm. Itong dalawang taon na, imagine kung ano, Kuya Mike, di ba? Kasi sinabi to nung nagpunta kasi ako sa Singapore, Kuya Mike. Mm. Tapos yung may nakausap ko yung mga ibang kaibigan natin doon. Sabi nga, I cannot imagine. Ano to, Singaporean? Canadian. Canadian siya na nasa Singapore. I cannot imagine kung wala akong ano, domestic. Yung domestic dito sa, meron siyang domestic helper sa doon sa Singapore. Hindi nga ma-imagine kung umalis yung ano, kasi nag-pandemya, hindi ba? Kung umalis yung kasambahay niya, yung kanyang home manager, eh kasi tatlo anak, nag-work from home sila, eh kung wala yung ano, kaguluhan sa bahay yun, kaguluhan sa bahay yun. Kagulo. Eh hindi sila sanay eh. Hindi sila sanay na buong araw, sila nagmamanage ng mga bata, ng pagkain, ng ano. Talagang savior talaga yung mga nanatili, kahit papano maibalik o gawing normal yung buhay nila. Miski na may pandemya, work from home, walang biyahe, hina ng negosyo, and the like. Number four, you might lose something. Mm-hmm. Merong kahit anumang plano natin, paghahanda natin, may mangyayari na paano pag ito nawala? Kahit limpak-limpak yung pagkahanda na natin, maaaring maubusan ka ng pera o merong mawala na bagay. So, having all set all that, no, baka sabihin naman nila, parang wala nang magandang titingnan sa hinaharap sa darating na kapaskuhan. Negative naman ang Pasko na to. Napaka-negative naman itong Sir episode Armand natin. Hindi na po, yan? Hindi po. In fact, paghandaan natin na maging, hindi lang po masaya. Yung masaya, mababaw na salita po yun eh. Mm-hmm. Yung masaya, di ba pag minsan nag-inuman, naglasingan, feeling nila masaya. Oh. Yung happy, sa mababaw po yan. Yun. Mababaw. Meron mas mabigat, mas malalim. Joy. Joy. Oo, mas madali pang spelling, tatlong letra lang. Iba po ang happy sa joy. Yung happy kasi nakikita sa ngiti. Correct. Happy, natawa. Natawa ka, ha? Happy. Pero joy,